So what's up guys? Isang magandang morning sa lahat. So eto na nga guys, isishare ko sa inyo yung ginagawa kong chocolate frosting for cake. So napakadali nito lang guys, walang kahirap-hirap. So guys, nag-i-scrape lang ako nitong chocolate bar. So bali yung ginamit ko dito is yung bittersweet chocolate bar kasi mas masarap pag yung medyo mapait-pait na chocolate ang gagamitin mo, yung dark chocolate. Nung first time ko mag-bake, bali ito yung una kong natutunan na frosting para sa cake. So guys, eto maglalagay lang tayo ng tubig. And then after nito guys, maglalagay din tayo ng evaporated milk. By the way guys, hindi pa po ito nakasalang sa apoy. So ipiprepare muna po natin lahat yung ating mga ingredients. So guys, lalagyan natin din ng sugar. And then syempre lalagyan natin ng konting asin pang balanse sa lasa. So syempre guys, haluin natin na maigi yung sigurado natin talagang natunaw na yung asukal, no? So guys, pag natutunan nyo yung basic step nitong chocolate roasting, and then ikaw na yung bahalang mag-adjust sa kung anong gusto mong lasa nito, kasi meron tao kong hindi talaga mahilig sa sobrang tamis, and then meron namang taong mahilig talaga sa matamis. So ikaw na yung bahalang mag-adjust nun. So lahat ng ingredients nito guys, pwede mong i-adjust. So guys, meron din tayong dark cocoa, and then syempre meron tayong kape, no? So ito lang yung ginagamit kong kape, yung sa stick lang. So ginamitan ko lang siya ng kahalati lang ng stick. So then guys, ang importante nito is kailangan mo siyang salain para syempre maiwasan mo yung pamumuong ng cocoa and then ng kape. So guys, minsan ito yung ginagamit kong icing para sa cake ko, kasi minsan depende sa client kung ano yung request ng frosting sa cake, no? Kasi merong may gusto ng whipping cream, meron din naman gusto ng buttercream, and then syempre hindi nawawala to guys, one of the favorite kasi tong chocolate frosting kasi simple siya pero masarap. So syempre guys, lalagyan din natin ng cornstarch. Importante to guys kasi ito yung magpapalapot sa ating frosting. So guys, pag natutunan mo lang lahat ng kung ano ang ingredients nitong chocolate frosting, actually minsan kahit hindi mo na sundin yung measurement nito, no, yung mga ratio ng nilalagay natin dito sa chocolate frosting, actually pwede ka nang ikaw nang bahala, no, kasi merong kasing minsan ang gusto is super lapot ng kanilang chocolate frosting. Kung gusto mo ng sobrang lapot, mag-a-add ka lang ng cornstarch. Ang gagawin mo lang guys, kailangan sasalain mo yung cornstarch para may iwasan yung pamumuo. And then kung gusto mo naman ng medyo malabno yung chocolate frosting, mag-a-add ka naman din ng evaporated milk. So itong recipe na to guys is napaka-flexible, ano? Nakadepende na sa iyo kung ano yung gusto mo dito sa chocolate frosting mo. So syempre guys, pinaka-importante sa lahat nito is kailangan nahalo mo na maigi, no? So eto na guys, ilalagay ko na yung chocolate bar na kinayas ko kanina. So guys, tsaka ko lang ngayon i-on yung ating kalan, no? So ngayon na tayo magsisimula ng paghalo ng paghalo nito. So habang umiinit yung ating kalan, hahaluin lang natin ang hahaluin. So ito yung ano talaga guys na kailangan, huwag mong lulubayan yung paghahalo dito sa iyong chocolate frosting, kasi ang mangyayari nito, pwedeng masunog at pwedeng mamuo. So talagang kailangan nito is tiyaga, no? Halo lang ng halo guys hanggang sa mapansin mong lumalapot na, no? So ganun lang yung gagawin natin proseso dito. So guys, sinet ko lang sa low heat yung aking kalan, so para hindi mabigla yung ating chocolate frosting, dahan-dahan lang yung pagluluto sa kanya, no? So habang niluluto natin to, hahaluin lang natin ng haluin para maiwasan yung pagkasunog ng ating pan, and then tsaka para hindi mamuo, no? So halo lang na halo guys. So ano to, medyo matagal ang proseso.
So mapapansin mo rin naman guys yan, yung unti-unti nang lumalapot yung ating chocolate frosting, bumibigat na habang hinahalo. So ang maganda kasi nito guys is lulutuin mo rin maigi yung frosting, kasi pag hindi ganun luto guys, merong kamalalasan, parang medyo malalasan yung lasa ng cornstarch, no? So kinakailangan talaga to guys, lutong-luto din naman yung frosting. So pero wag mo lang hahayaang masunog, kasi syempre ang tendency lalasa rin naman. So eto na guys, ang pinakalas kong ilalagay yung butter. Eto guys yung magsisilbing para shiny yung frosting, maganda tignan. At the same time guys, may lasa rin ibibigay yung butter mo, no? So may lasang malinamnam din na ibibigay ito. So guys, tapos na tayo. Tinanggal ko na sa apoy. So ito, hinahalo-halo ko na lang. And then guys, palalamigin mo na lang to. And then ready na to, pang frosting sa iyong cake. Guys, bago tayo magtapos, magpapasalamat lang po muna ako sa inyo. Maraming salamat po sa matyagang panonood sa aking channel. At kung bago ka po sa channel ko, please like and subscribe. Maraming salamat po talaga. And then ito na nga guys, ilalagay ko na siya sa aking chocolate cake. Then guys, nandito rin to sa aking channel, so pwede nyo rin po siyang isearch. And then so guys, there you have it guys, ang aking napakasimpleng chocolate frosting na sigurado naman po akong maiibigan nyo. So that's it guys, maraming salamat po sa panonood, at sana po abangan nyo po yung susunod kong i-upload na video. Thank you very much and God bless everyone. Bye bye.